May mga kakilala ba tayong mga taong na naghihirap? Alam mo ba na may mga habits na ginagawa ng mga taong naghihirap? Gusto niyo bang malaman kung ano mga ito? Kung gusto niyo malaman, you got to finish this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Pag-uusapan po natin ang mga bad money habits that will make us poor. Part 2! Part 2 na po. Ay, nako. Sobrang kasi dami nag-comment po ng part 2 sa part 1. Kaya ang ginagawa ko itong part 2 session na ito. Kaya para sa mga taong hindi pa talaga ready na ika nga umunlad, nako, hindi to para sa inyo. Pero para sa mga taong ready na, kailangan nyo malaman ang mga bad money habits that make us poor. Number 1 na po tayo. Number 1, kung gusto nyo malaman na nagpapahirap po sa atin, waking up late. Yes. Alam nyo, ito lang ha. May kasabihan nga, di ba? It's the early bird that catches the early worm. Kailangan po, maaga po tayo na gumising. Oo. Kaya dyan, gumising ka na, magsumikap ka na. Oh, that is from Deli Atay Atayan sa John and Marcia. Napanghalata niyong edad ko po. Eh, kung late ka na talagang gumising, ano po disadvantages? Wala ka na magagawa sa umaga. Pagla-lunch ka na, pagkatapos na, nagka-cramming ka sa afternoon. At lahat ng mga makakausap mo, baka busy na. Diba? Kasi nga, sa umaga, more or less, mas free ang mga time ng mga tao. At the same time, syempre, nagmamadali ka. Alam mo, sa totoo lang, pag late ka gumising, sign niya ng mga taong naghihirap. Number 2, procrastination. Oh, ito. Din ito. That second habit po that really will make us poor. Kaya mong gawin ngayon pero pinabubukas mo na. Sino po sa inyo guilty po nito? Yung parang manyana habit, type guilty sa comment section. Alam mo kasi sa totoo lang ha, pag ikaw minamanyana mo yan, alam mo ang mangyayari niyan, mamimiss mo yung deadline mo. Tapos pag namiss mo yung deadline mo, ma-stress ka, nagkakaraming ka eh. At the same time, pag ginawa mo, parang matapos lang yung trabaho. At the same time, it will prevent you from progressing. Diba? Para mag-improve ka bilang isang tao. Kaya nga no offense meta, hindi mo ba napapansin, ikaw, yes, ikaw, panay umpisa, walang tapos. Eh, panay ano eh, panay procrastinate eh. Third habit that will make us poor also, oo, maraming guilty dito. Spending without thinking, emotional spending, impulse buying po siya. Yung nakakita ka lang ng sale, bili ka na agad. Nakita mo, 1-1, 2-2, 3-3, add to cart ka na, wala ka naman pang check out. Alam mo, this is the easiest way for you na maubos mo ang pinaghirapan mong pera. Kaya ang very important po, bago po tayong gumastos, pag-isipan muna natin mabuti. May budget ba tayo? Number 2, need ba yan or want ba yan? Cash ba yan? Oo, tanging ko ba yan? Diba? Tanungin mo muna yung sarili mo. Fourth, bad habit that would make us poor. Ito pa, matindi. Overspending. Iba po yung impulse buying sa overspending. Ang impulse buying, on the spot yan eh. Binibili mo eh. Nagustuhan mo lang eh. Yung overspending naman, sobra-sobra ka na talaga gumastos. Pag nag-overspend ka, ito lang ending mo, utang. Pag may utang ka, unstable ka na. Pag siyempre, pag may utang ka na, ano mangyayari niyan? Kailangan magbayad ka ng utang. So, ang ending niyan, financial stress. Number 5 bad money habit that can make us poor is this. As your income increases, you increase your standard of living and spending. The more you earn, the more you spend. Ang tawag po natin doon is lifestyle inflation. Bow. Opo. Ayan po yung nagiging problema po. Eh, syempre naman, hindi mo ba napapansin? Mas malaki nga income mo, mas malaki naman ang gastos mo, mas marami kang nabibili, masaya ka nga for now. Pero in the end, wala naman natitira. Sino po sa inyo, again, guilty dito, type guilty sa comment section. Let's go to number 6, bad money habit that makes us poor also. Yun nga, lifestyle of borrowing. Natural na po sa inyo ang mangutang. Natural na po i-charge sa credit card. Natural na po mag-loan po. Natural na po nakausapin ng mga kaibigan at kamag-anak incorporated para mangutang. Alam nyo, pag kayo po ay may utang, ang hirap po. Ang hirap tumiskarte, ang hirap mag-isip, ang hirap po mawawalan po kayo ng opportunity. Imbis na yung opportunity mo, ipang-i-invest mo yung pera na pupunta lang sa pagbabayad ng interest. Bago tayo pumunta sa number 7, babatiin muna natin si Singaporean Garden, si Christina Del Rosario from Riyadh, Saudi, at si Albert Jr. Valenteros. Thank you very much for tuning in. Ay, ito na number 7, the bad money habit. Pero yung pang-8, ang pang-8 po ang pinakamatindi na nagpapahirap po talaga sa atin. Kaya huwag niyong kaligtaan yung pang-8. Number 7, ignoring investment or other sources of income. Yun po ang nagpapahirap po sa atin. Hindi ka open. Para sa iyo, ay, hindi ko naman alam yan. Takot naman ako dyan eh. No, hindi mo alam. Pag-aralan mo. Kailangan maging open po
tayo sa mga tinatawag na pagkakakitaan at saka pag-i-invest. Bakit po? Sa totoo lang, alam po naman natin to, pag-iisa lang po ang ating source of income, nanganganib po tayo. Kaya we should explore additional sources of income para sa magpakaunlaran, kabuhayan. Kaya nga, it's very important for you to learn. Educate yourself about investment opportunity. Kaya kailangan naghahanap ka parati ng mga active income or tinatawag na active opportunity. Kaya kausapin nyo yung mga friends nyo na nag-invite sa inyo, magnegosyo, kausapin nyo yung mga taong yan. Walang masama kung ikaw ay mag-aral mo na bago ka mag-invest. And number 8, ito po yung talagang matindi. Ito yung pinakamatinding dahilan kung bakit tayo naghihirap. Hanging out with the wrong people. Yung mga taong kasama mo, di ba? Ito nga may kasabihan, kung may 4 kang chismoso na kasama, panglima ka. Kung may 4 ka na kasama, tomador, panglima ka. Pag may 4 na sugarol na kasama ka, panglima ka. Pag may 4 na matagumpay kang kasama, panglima ka. Pag may 4 na ikang negosyante kang kasama, panglima ka. Pag may 4 na magagaling at gwapo at cute na katulad ko na kasama, panglima ka. O, di ba? Surround yourself with individuals no, who are really optimistic, na talagang very positive po yung attitude. This can influence your behavior, influence your people who will support you of your financial goals. Encourage you to become financial responsible. Kaya nga dapat po, magsama-sama po tayo. Gusto ko talaga magkasama-sama po tayo sa isang grupo para matuto po kayo paano mag-save, paano mag-budget. Alam mo, kaya nga mag-join na kayo ng aming Iponario team. O meron na tayong Iponario group sa Facebook po. Kaya kung gusto nyo, check out nyo na lang yung Iponario movement, the Iponario movement po. Hanapin nyo na po sa Facebook group yan, private group yan para makasama po kayo. Kaya nga sa 8, o ito ha, itong part 2 na ito, saan ka ba guilty that makes you broke? Number 1, late ka ba gumising? Number 2, procrastinator ka ba? Number 3, impulse buyer ka ba? Number 4, nag-overspend ka ba? Number 5, masyado ka talaga maggastos. Pag tumataas ang income mo, sobra rin yung gastos mo. Number 6, may utang ka. Number 7, hindi ka open sa opportunities. Number 8, mali ang mga taong sinasamahan mo. Kaya nga, among from 1 to 8, sa palagay mo, ano ang score mo? Pakiscore nga, pakicheck nga. Pakicheck nga. Pag iniiwasan po natin itong mga bad money habits na ito, alam nyo, dahan-dahan, magbabago ang iyong financial perspective, magbabago lang ang iyong financial life, uunlad ang buhay mo. Nagustuhan mo ba ang session na ito? Kung nagustuhan mo, please like and don't forget to share and subscribe. Uy, tandaan nyo ha, na-miss nyo po yung part 1 po. Yung part 1, hanapin nyo na lang sa comment section or sa description section para mapanood nyo ang part 1. Tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.